Hi there everyone, welcome to Bicheck PH. Meron akong bag dito ngayon and pinadala to ni Pack Gear. So this is the bag and it's called Bumper Light. Kung madalas ka na sa bikepacking and camping, malamang narinig mo na yung brand na Pack Gear. So medyo matagal na rin kasi sila, no? So gumagawa sila ng mga outdoor equipments like tents, sleeping bag, tarp shelter, bags, bike bags. Particularly dito sa topic natin is bike bags. So marami sila like yung top tube bag, frame bag, custom made frame bags, oblong bag yung nilalagay sa loop bar. Kung matagal ka na sa channel, malamang napansin mo na if nakapanood ka na ng mga episode natin na mga rides, kita kasi yun eh, kita sa camera yun, yun yung nakalagay sa loop bar. And most of the time, yung mga frame bag na gamit namin, karamihan sa amin sa grupo is Pack Gear din. So, ako and my group and other groups na nasasamahan ko, marami yung nagpapatronize sa Pack Gear. Parang sa 10 nakita kong may bike bags, mga 3 hanggang 4 Pack Gear yon. So medyo marami talaga ang Pack Gear. Malakas sila sa sales. So anyway, they are based in Cebu. You can find them on Facebook. Ilalagay natin yung link nila dyan sa baba para ma-visit mo yung page nila. So they can ship nationwide. International, hindi ko sure. Pero nationwide, kadalasan ganyan. Ano? Like yung mga frame bag namin na pina-order doon sa amin sa grupo. Nagpapadala lang kami ng measurement with picture ng triangle. Yung measurement ng triangle sa frame, and then pina-fabricate nila yung bag, then si-ship lang nila sa amin. Never pa sila sumablay sa measurement. Sakto ng sakto yan. And yung oblong bag. So, mapansin mo, no? So, parang indirectly, I've been promoting Pack Gear. For the reason na pinapatronize ko talaga yung products nila. I like their products. Maganda quality. Ang maganda sa Pack Gear, no? They are a group of outdoorsmen talaga. So, sila mismo ang gumagamit ng products. And ang advantage kasi nun is, yung mga maliliit na issue or mga small issues, pag naggawa sila ng design sila ng products, is na-update nila yung products to solve those mga problems. Ano? So, kasi sila mismo yung gumagamit ng produkto. Usually sa kanila is mga mountaineers. Ganyan. Nag-start sila mountaineers and then meron din sila bikepacking. Anyway, more on this bumper light. So the bumper light is actually a handlebar pack. Tinitingnan ko kasi sa ibang brand, ano? They consider this a pack, hindi bag, handlebar pack. Pero basically, it's consists of 2 items. Una ito, this is the harness which i-coconnect mo sa handlebar bag using straps. And meron silang mga foam inserts para mas ma-secure mo siya sa handlebar mo. And this one is the actual pack or bag. The material of this bag is waterproof. Same siya sa material ng ginagamit sa mga dry bag. Kung mahilig ka sa beach, marami makikita mo yun, yung mga dry bag available sa beach. This one is constructed a little different. Meron siyang opening sa magkabilang side. So, niro-roll mo yun para mo siya malock. Ginaganyan. And then, may strap na ganun. So, niro-roll. Marami kami ginagamit na bag sa mga travel namin. Ano? Kadalasan yung top tube bag, saddle bag, tapos frame bag, tapos yung handlebar bag. They are all water resistant. They are not 100% waterproof. Kadalasan napapasok sila ng tubig pag sobrang lakas na yung ulan. Pero kung mga minor na ulan lang, ano, mga minor ambonin ulan lang, usually survive naman yan. Pero pagka talaga sobrang lakas and we decided to continue, kadalas kasi sa amin sa grupo, ganun eh. Kahit umuulan, may mga hinahabol na oras, di ba? So tuloy ang padyak. Kadalasan yung mga bag na yun ay medyo nababasa yung loob. Now, sa mga bag na ginagamit namin, yung mga naka-dry bag, yun yung pinakang least susceptible sa mga ganyang problema. Kumpara sa ibang bag, sila yung huling napapasok ng tubig. So the material is waterproof but the whole construction is water resistant. Kasi syempre, di ba? Depende kung paano mo yung finold or something. Tapos meron na rin siyang stitches. May seam kasi eh. So may stitch dito. So possible na mapasok ng tubig sa mga ganyan. Pero it minimizes the chances na mabasa yung loob. So yung harness niya is padded material. Medyo hindi siya basta may scratch. Ano? Maganda yung mga telang yung nagamit nila. And it has a carbon fiber insert. I believe it's carbon fiber. Ano? Naka-sealed eh. Hindi ko mabubuksan. So meron siyang insert pampatigas para hindi ma-deform masyado yung harness. So try natin ikabit. Ano? Try natin ikabit isa-isa sa bike kung paano magiging itsura niya kapag kinabit natin. Para natin matry, nilagyan natin ng laman. So para magkaroon siya ng shape, nilagyan natin ang laman para maikabit natin sa harness. So roll natin, ano? The advantage nung niro-roll ang gilid. Kasi for example, ganyan, ano? Kung umulan, pag pumasok yung tubig dyan, para makapasok yung tubig sa loob, syempre parang iikot siya dun sa roll, di ba? So mas lesser yung chances na makapasok yung tubig. Unlike dun sa mga zipper lang na bag,
medyo mas prone yun na makapasok yung tubig. So this has opening on both sides, so kailangan din nating i-roll yung kabilang side. Now yung strap ng harness niya is merong reflector sa harap, which pwede mong i-adjust, ano? So ano to, parang buckle strap. And meron siyang quick release na buckle. So parang ganito siya pagka nabuo. Yan. So try natin ikabit sa handlebar. So that's how the harness look without the tube bag. And then, i-strap natin yung tube bag natin. So the strap has adjustment, ano, and it has reflectors. Pero it has an easy buckle, yan. Nag-snap lang siya dyan. And then, pwede nating retight yung strap. Nice. So, meron ka na kagad reflector sa harap. And I think the support is enough to hold it in place. Now, pwede rin natin itong gamitin sa mga flared dirt drops or drop bars na madalas makita natin sa mga gravel bikes. Same lang naman yung mounting. Dalawa near the stem at isa sa head tube. Now, kapag ka naka-flare ang drop bars mo, you can still hold the drops. Pwede ka pa rin sa hoods. Pwede mong i-adjust yung length ng bag. Kung medyo naiipit yung daliri mo, pwede mong iksian. Now, I think this is ideal sa mga bulky but lightweight items like sleeping bags, tents, ganyan. So, yung mga lightweight lang kasi medyo natatagtag kapag ka nasa handlebar. Now, kung gumagamit ka naman ng mga extended speedometer mount, yung naka-usli sa harap ng handlebar, ang ginagawa ko dyan is binabaligtad ko. So, kapag ka you put it on the other side, patras yung direction niya, you can still use the mount. Pero at the same time, walang harang sa harapan, so you can use this kind of handlebar pack kapag ka ganyan yung setup na ginawa mo. Meron kami mga nagamit nito, no? Like, meron ako dito isa. This is medyo high-end, ano? This is Ortlieb. So, similar yung concept. It's a handlebar pack. Again, it's they don't consider this a bag, ano? Medyo pricey po yung ganito. I think around 6,000, 7,000, parang ganon. Tapos, it has an optional accessory pack which is a few thousands more. So, medyo mahal, ano? This bag, naka-built-in sa kanya yung mga strap. Tsaka yung lahat. Lahat yung isang piraso lang siya. Nandito rin yung stiffener. Unlike dito, natatanggal yung harness o yung pang-attach mo sa handlebar. Now, the advantage is, kapag nasira yung tube bag nito, bili ka lang ng tube bag or bili ka ng dry bag. Maraming murang ganyan. Shopee, Lazada, meron. Diba? Although repairable to, no? Nalalagyan to ng patch eh. Napapatch to eh. Pero, yun nga, kung gusto mo palitan yung tube bag mo, dito madali kasi nga naka-strap lang yung tube bag. Unlike for this one, kung masisira mo, although napakatibay po, kung masisira mo man, eh isang set siya, di ba? Isang set siya. So there you have it. That's the bumper light from Pack Gear. So again, you know, this is a sponsored item. Pinadala to sa atin ng Pack Gear. Thank you very much, Pack Gear, for sending this amazing bag. Ang presyo pala nito is 1,600. Nalimutan kong banggitin. Kasama na yung tube bag and yung harness. Now, kailangan mo ba itong bag na to? Based on my experience, ano, sa mga bag na nakakabit sa bike, kadalasan, nababasa yung loob. Yung frame bag, pag talagang sobrang tagal na ng ulan, ano, yung frame bag, yung oblong bag, nababasa loob nun eh. Kahit anong bag, eh, kadalasan ng mga nagagamit kong bag, ano, they are water resistant up to a certain extent lang. Pagka medyo sugod ka sa ulan or medyo malakas talaga yung ulan, dinidiretso mo pa rin. There will come up time na magkakatubig siya sa loob. So what I do is I use Ziploc bags. Tapos sa electronics, meron akong ginagamit yung mga kitchen, parang Tupperware, mga kitchen containers na maliliit. So nalalagay ko dun yung mga batteries ng action cameras. Waterproof ang action cameras, pero yung batteries hanggat wala sa loob ng camera, hindi yun waterproof. So
Yun yung mga iniingatan ko sa mga ganyan bag. Sa experience ko lang, ano po. Although, pwede mo pa rin siyang i-ziplock or i-plastic sa loob for additional protection if duda ka. Pero sa experience ko nga, ito yung pinakang nagsusurvive sa mga ganyan. Anyway, if you are interested in purchasing this product and checking their other products, ilalagay ko yung link ng kanilang web, hindi pala. Ilalagay ko yung link ng kanilang Facebook page. Nandun yung mga product line nila. Meron silang tent, sleeping bag, bags, top tube bags, saddle bags. Yung saddle bag, malamang bibili ako nun, yung may cradle. Anyway, thank you very much for watching. Kita kayo sa sunod na episode. This is Jay. You're in Bike Check PH.